Hi everyone! So welcome back guys dito sa aking YouTube channel. And ito nga pala yung alaga kong si Princess na 7 months old na siya ngayon. At for today's video guys, pag-usapan natin tong ivermectin. So na-try nyo na ba tong ivermectin na ipakain sa mga alaga nyong aso? Nag-research muna ba kayo bago nyo pakainin yung mga alaga nyong aso ng ivermectin? Alam nyo ba ang pwedeng mangyari kapag na-overdose ang mga alaga nyo sa pagpapakain nyo ng ivermectin? At ano nga ba ang ivermectin at ano nga ba ang magandang nagagawa niya at hindi maganda na naidudulot ng ivermectin sa mga alaga nyong aso? So ito yung pag-uusapan natin ngayong video. So kung interesado ka, so please stay and keep on watching. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! So welcome back nga dito sa aking YouTube channel. At siguro naman nakita nyo ang topic natin for today's video is dog's caring tip about, of course, ivermectin. So ito guys is available sa mga poultry store. Mabibili nyo siya ng 30 pesos yung mga nakaganitong tetra pack. By the way guys, before tayo mag-proceed sa topic natin, so gusto ko muna magpasalamat sa mga bago nating subscribers. So maraming salamat. Onting kembot na lang mag-50,000 subscriber na po tayo, na ngayon po recently nasa 44,000 na po tayo. So maraming salamat po sa mga bago nating subscriber. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, so please support my YouTube channel, subscribe at i-hit nyo na rin guys yung notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. Ivermectin, meron siyang tatlong form. Merong powder, merong tablet, at saka merong injectable. So, kadalasang ginagamit ng mga breeder or ng mga nag-aalaga ng aso is itong powder kasi nga 30 pesos lang, effective pa. So, everyone guys, so ito yung kasama ko ngayon na si Champy. So, ngayong video nga guys, pag-uusapan natin itong ivermectin. So, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang good and bad na magagawa nitong ivermectin sa mga alaga niyong aso. Ilang taon ba ang pwedeng mag-take ng ivermectin? Gaano kadalas ba at gaano kadami? So ito yung pag-uusapan natin ngayong video. Ano nga ba ang ivermectin? Ang ivermectin guys, ito pamatay ng parasite sa loob ng tiyan ng mga alaga nating aso. Also pang prevent, lalong-lalo na sa heartworm, lungworms, at saka sa intestinal. Maganda rin to guys para sa mga katikate ng katawan ng aso nyo, at saka sa mga garapata, nakakatulong siya para mawala or ma-relieve yung kate sa katawan ng mga alaga nyong aso. Anong edad ba ang pwedeng mag-take ng mga alaga nyong aso at pusa pagdating sa ivermectin? Anong edad ba yung pwede nyo lang pakainin or haluan ito? Sa aso guys, is at least 5 months old up. And then sa mga kitten naman guys, is 7 weeks old pataas. Kasi kapag masyadong bata pa, baka hindi nila kayanin itong ivermectin kasi nga matapang at saka malasom sila. So, ang pinaka-edad talaga sa puppy is 5 months. And then sa pusa naman is 6 weeks old. At saka idadagdag ko na rin guys, ang ivermectin, hindi lahat ng aso pwedeng mag-take nito. Merong mga aso na hindi kaya ang epekto ng ivermectin, katulad ng mga shepherd, ng mga woolly, marami pang klase. Pwede nyong search sa Google kung ano-ano nga ba yung mga aso na hindi pwedeng mag-take nito. Malay nyo, isa na yung aso nyo sa hindi pwedeng mag-take ng ivermectin. Kaya i-Google nyo, gaano ba kadaming ivermectin ang pwede natin ihalo sa pagkain sa mga alaga nating aso. So, sa mga alaga natin guys, at least 0.06 kilograms yung pwede natin ihalo. Sa akin guys, sa aking experience sa paggamit ko nitong ivermectin, ang ginagawa ko lang po
is kumukuha lang ako, kurot lang talaga, at least 1 to 2 na kurot. Tapos saka ako siya minimix sa pagkain ng alaga kong aso. And so far, wala naman akong nakikitang bad effect sa kanila. Basta wag lang masosobrahan yung paglalagay nyo ng ivermectin sa mga pagkain ng aso nyo. Gaano ba kadalas natin pwedeng pakainin o haluan ng ivermectin yung mga alaga natin aso? Sa akin guys, sa aking experience at saka sa aking na-research, ang ivermectin guys, depende sa case ng aso nyo. Kung merong heartworm or may mga monghe or may mga galis yung aso nyo, unahin na natin kapag merong galis yung aso nyo. Kapag merong galis yung aso nyo, at least 14 days every other day. Mas maganda kasi every other day kumpara sa every day. Kasi pag every day, kasi baka malason yung aso nyo, eh sobrang toxic nito kapag nag-overdose yung aso nyo. Kaya ang ginagawa ko, every other days, 14 days. Kapag naman mga heartworm, pwede siya once a month. So, ganun yung ginagawa ko rito. Ganun yung base, yun yung base, yung basihan ko kapag magpapainom ako nito. So, sila guys, ginagawa ko, ano na lang sila, once a month. Basta ihalo ko lang sa pagkain para lang matanggal yung kati-kati sa katawan nila. Pero kung may galis po yung alagaan yung aso, yan, every other day, good for 14 days. Bali, papatak siya ng 7 times nyo siya mapapainom nito or mapapakain nito. Ano nga ba mga side effect or kapag na-overdose yung mga alaga yung aso, ano ba yung possible na mangyari? Actually, pwedeng mamatay yung aso nyo. Ganon. Pero of course, tinakot. Pero of course, eh meron namang mga makikita kayong mga side effect na pwede naman magamot agad. Unang-una, pwede silang magsuka, mahilo, mangisay or manginig-nig o yung hindi makatayo. Tapos yung mata nila parang lalaki. So, ganun yung pwedeng mangyari kapag na-overdose yung mga alaga yung aso dahil dito sa ivermectin. So, ang gagawin kasi pag na-overdose kasi yung alaga nyo nito, kailangan itakbo nyo na agad sa bed kasi kailangan siyang madextrosan, of course. Kailangan masaksakan siya ng fluid. And then, yung mga sign and symptoms na makikita nyo is yun yung kailangan kontrolin kapag na-overdose yung aso nyo. Kunyari, nagsusuka. So, ano nga ba yung pwede natin gawin para ma-stop yung pagsusuka or pagtatay ng aso? Ano nga ba yung pwede natin gawin para ma-stop yung pagtatay? Lahat ng sign and symptoms na makikita nyo, kailangan kontrolin yun. Kaya maganda kapag na-overdose yung alaga nyong aso, itakbo nyo na agad sa bit. So, yun guys, sobrang init kasi rito kaya medyo pawis ako. Ayan. So, yun guys, so napaka-importante na bago kayo magpapainom or may papainom kayo sa mga alaga nyong aso, make sure na mag-research muna kayo para makita nyo yung good effect at saka bad effect ng isang produkto na gagamitin nyo. Huwag agad-agad kayong maniniwala na kayo ganito, ganyan. Kasi nakikita ko sa iba guys yung mga nag-upload nito dito sa YouTube. And to be honest, marami akong nakita na puro good effect lang yung sinasabi nila about sa gamot na to. Never na akong nakita, or meron akong isang nakitaan na nagsabi ng side bad effect nito. Kaya sinishare ko sa inyo kung ano nga ba yung good and bad effect ng gamot na to. So, kailangan talaga kapag magbibigay kayo na ipapa-intake sa mga alaga nyong aso, make sure na mag-research po kayo. Kailangan makita nyo rin talaga kung ano nga ba yung possible na mangyari sa mga alaga nyo kapag na-overdose. And yun lang guys. And that's it for today's video. Sana nakatulong tong vlog na to about sa ating topic na Metrobet na ivermectin. So, ayan guys. So, yun yung mga possible na pwedeng mangyari sa mga aso nyo. Nakakamatay po to kapag hindi nyo naagapan dahil sa overdose yung mga alaga nyong aso. Kaya napaka-importante, kailangan in moderation nyo lang to. Kailangan sakto yung mapapainom nyo o ilalagay nyo sa pagkain ng aso nyo. So, kailangan, sa akin kasi guys, talaga is talagang yung granules niya, kung makikita nyo, alam nyo yung magic sarap. Ganun yung granules niya. Tapos kumurot lang kayo ng onte,
Tapos 1 to 2, 2 kurots, okay na yon. Tapos i-mix nyo sa pagkain ng aso nyo. So, yun lang guys. At kung nagustuhan nyo tong video na to guys, so, please click thumbs up nyo na yan guys. And then, pwede nyo tong i-share sa mga friends nyo na ito talagang ivermectin is maganda siya. Pero dapat tama yung paggamit nyo. So, yun guys. At saka kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, so please subscribe nyo na yan guys. At i-hit nyo na rin guys yung notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel na Janmi Dogs Caring Tip. At kung meron kayong question or suggestion, pwede po kayong mag-iwan dyan sa baba ng kahit ano. Sasagutin natin yan sa abot na aking makakaya. At pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook page na Chitsupaw Family. Meron din po akong TikTok account na Janwi. Meron din po akong Instagram. Yan. So, yung Instagram ko, nandito ko na nandun po ilalagay. So, yung ating pag-giveaway na GCash, 4 winners, 300 GCash load. So, mabubunot ako ng mananalo sa September 25. So, lahat po nang nagko-comment dito, pati sa Facebook page ko, ayan, pwede rin nyo po ako. Kasi minsan doon ako nag-update ng ating pag-giveaway. So, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba. And then, ililista ko yan. Nag-start to nung last video ko. So, ayan, isusulat ko po lahat ng mga nag-comment. And then, bubunutin ko sa September 25, tapos yun, i-gcash ko po yung inyong prizes. So, yung malapit na po tayo mag 50,000 na subscriber. So, kapag nakaabot na po tayo ng 50,000 subscriber, magpapag-giveaway po ako ng tuta naman, so aso. Sana hopefully, yung makakakuha ng aso is responsible for parents. Kapag nakaabot na ako ng 50,000 subscriber, mamimigay ako ng tuta. And hopefully, yung makakuha ng tuta, sana responsible din. Hindi papabayaan yung aso. And yun lang guys, that's it for today's video. And yun nga, share nyo na lang tong video na to. And see you on my next vlog. So, subscribe mo na yan. And please share this video. Bye-bye.